Heisley's POV. Nakatingin lang ako sa mga magulang kong magkayakap habang lumalabas sa bahay namin ni Asher. Gustong gusto ko silang lapitan pero hindi ko magawa. Natatakot akong baka makita ko ni Asher at malaman niyang buhay pa ako. Are you ready? Tanong sa akin ni Tadeus habang siya'y nasa driver's seat. Tumango ako. Nagkagaya ka na talaga sa pangintahimik sa akin. Reklamo niya at napangiti akong nalingon siya. I am not okay. Hindi ko lang alam ang sasabihin ko. Tumango ito. In-start na ni Tadeus ang kotse niya na makita na umalis ng parents ko sa kayang sasakyan ni Dad. Mabilis namin itong sinundan. Pumasok ang sasakyan nila sa Vivi at tumirat sa bahay ko. Nihintaw ni Tadeus ang sasakyan niya at lumabas. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Sinilubong ako ng yakap nila Dad and Mom. Mahigpit ko rin silang ginantihan ng yakap. Ayaw pa rin aminin ang tarantado niya na nagawa niyang kasalanan sayo. Wala kami nagawa kundi sa pakin at sampalin lang. Baka lalo siyang nabugbog kung hindi lang umigsaya ng gagong biyanan mo. Tumungo akong tinitigan ang mukha ng mga magulang ko. Ngumiti akong pinapapasok sila sa loob. Kasunod naman namin si Tadeus. Mamaya ng gabi ang party. Biglang salita ni Tadeus. Tumango ako. Di man tayo makaakit sa stage para makapagpakita sa kanilang lahat. At least makikita nilang nandun ka mismo sa party. Muling salita nito. Ayoko talaga sa ideya na makikita nila ako mamaya. Tugon ko. Pinagain ko ang parents ko ng pagkain. But this is the best way para makita kanilang muli. Panigurado magugulat sila. Ngumiti ito. Napapadalas ng pangiti mo ah. Ang pangit mo lalo. Biro ko. Tumawa ito at lumapit sa akin. Pagkatapos ng lahat na nagawa ko para sa'yo, sinabihan mong pangit ako? Humakbang ako paatras pero muli siyang umabante ng lakad palapit sa akin. So nanunumbat ka? Nakangising salita ko at agad naman tong umiling. No, pero dapat sumipsip ka sa'kin para lalo kang ganahang tulungan ka. Ngumisi din ito. Umiling ako. Baka nakakalimutan mong gusto mo rin gumanti sa Devera kaya mo ako sinalis plano mo. Natatawang sagot kong muli. Bago ko mawala na napag-alaman naming sinisira ng Devera Enterprises sa Tadeus sa mga investments nila. Kaya naman ginusto ni Tadeus na makapagigantis sa kanila, lalo na kay Asher. Hanggang nga sa magkakontsabahan na kaming dalawa. Tinutulungan niya ako at kailan ko rin siyang tulungan para hindi naman unfair sa kanya. Lumayo ito sa akin, lalong natawa. Oo na, talo na ako. At tinas pa niyang dalawang palad niya, tanda na sumusuko na siya. Natawa naman ako. Kailan bang kasalin yung dalawa? Biglang tanong ni Mom. Mom! Soon po. Sabay na sagot namin ni Tadeus. Napalingon namang tumatawa ko kay Tadeus. Hoy, anong soon? Oh, bakit hindi ba? Lumapit ulit siya sa akin pero sa pagkakataong to hindi ako gumalaw. Umiling ako. May usapan tayo 2 months ago. Iniintay lang nating lumabas ang annulment paper niyo ni Asher. Napangiti ako bago ko inalalang natatan ko noon sa States. Noong araw napaplanuhin pa lang namin ang pagbagsak ni Asher, lalo na ni Jade. What? Are you serious? Hindi pa ba sapat na nakapag-asawa ko dati? Sumisigaw na sagot ni Tadeo sa daddy niya. Di muna ako nagpakita sa kanila dahil alam kong seryosong usapin to. Yes, gusto ko na ng apo Tadeus, matanda na ako. Gusto ko ng apo gaya ni Prince Skyler. Bakit pa kasi hindi mo nalang pakasalan na si Hazley? Nanlaki ang mata ko sa mga sinabi nito. Di ko akalain na gusto ni Sir na maging apo ang anak ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Yes, we will, soon. Napapag-usapan rin namin ang kasal pero hindi pa pwede dahil nga kasal pa si Hazley kay Asher. Lalo naman akong nagulat sa sinabi ni Tadeus. Wala kasi ako matandaan na may napag-usapan kami, lalo na wala naman kaming relasyon. Then gumawa kayo ng paraan para makapag-divorce na si Icy sa asawa niyang walang kwenta. Besides, hindi ko bibigay lahat ng pag-aari sa'yo hanggat di ka pa nakakasal at please, kay Icy na lang, I really like her for you. I know, I like her too. Pero hindi pa talaga ngayon after ng usapan na yon. Natulala lang ako hanggang sa kinausap ako ni Tadeus. Inaamin ko sa kanya, narinig kong pinag-usapan nila at doon nga kami nagkasundo. Tumawa akong muli. Paano mo nga kasing napapirmahan sa kanya yon? Nang hindi niya namamalayang annulment paper yon? Yung biggest meeting ng company at enterprises niya? Lahat kami inabutan ng papers. Lahat ng pages nun kailangan papirmahan. Pero kay Asher may additional na papel at yon ang annulment. Nakangising tugon nito. Napapalakpak pa ako sa sinabi nito. Ang galing mo talaga, no? Nagkibit balikat to. Naglakad siya sa tapat nila Mom and Dad. Umupo ito sa tapat nila. Lumapit ako dito at umupo sa tabi niya. Pinagsundo ko siya ng pagkain. Handa ka na ba sa pagbagsak nilang dalawa? Tanong nito. Tumango ako.
Gusto mo bang magkwento kung sa nangyari sa kanila sa nakalipas sa 2 taon? Muling tanong nito. Kinuwento niya ang nangyari kay Asher. Nakwento niya ang paghahanap sa akin ni Asher, kung paano natagpuan ang investigator ko at kung paano binayaran niya ito ng malaking halaga at i-blockmail nila ito. Nakwento din ito ang pakikipaghiwalay ni Asher kay Jade after a month na nawala ako. Pero wala nang magbabago pa sa nangyari. Nagising na ako sa katotohanan. Simula mamatay ang anak ko, inagising na ako sa katotohanan di naman kaya magseryoso ni Asher. Simula mangyaring gabing yon, wala na ako ninais mangyari kundi makapaghiganti sa kanila. Di ko man magawa ang ginawa nilang dalawa sa akin, hindi ako papayag na hindi mas malugmok silang dalawa sa hirap. Sisiguraduhin kung hindi nila ako muling makakanti pa. Ayoko ipakitang mahina ako, dahil wala nang dating high steel na mahina, dahil bagong high steel ang magpapakita sa kanila. Hey, anong iniisip mo? Biglang salita ni Dad. Umiling akong umiti. You're crying again. Salita ni Tadeo sa tagad kong hinawakan ng pisngi ko. Basato ng luha ko. Sorry, hindi ko lang maiwasang isipin na nangyari noon. Tumayo si Mom sa pagkakaupo niya at lumapit sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit. Stop crying, Heisley. Di ba sabi mo ibang Heisley ka na? Huwag ka nang umiyak ng dahil sa kanila. Naalala ko lang anak ko, Mom. Umiling ako bago pinigilan na nagbabadge ang luha ko. Niyakap ko si Mom. Maya-maya pa binitawan na niya ako. Tumunog ang doorbell ko kaya mabilis ko itong tinungo at binuksan. Here's the delivery, sigaw ni Cooper. Ayun na ba yung gown para mamaya? Tanong ko habang tinutulungan siyang buhati ng isang puting box. Oo naman, for sure ikaw ang pinakamaganda doon. Masayang salita nito. Dapat lang, no? Tumatawang salita ko. At may good news ako. Tili nito. Ano na naman yan? You are no longer a Devera. The old heist ni Marasigan is back. Nagtatalantong inabot sa akin isang envelope. Naglapitan naman sa akin sila, Mom. Dali-dali ko itong binuksan at binasat nang makita kong pag-aproba dito. Naiyak ako sa tuwa. Lumapit ako kila Mom. Niyakap silang dalawa. Maging sila ay naiyak sa naging balita nito. Matagal ko nang gustong tanggalin sa pangalan kong apelidong binigay sa akin ni Asher. Dahil habang dala ko ito noon maging sa sarili ko, nagkagalit ako. Lumapit sa akin si Tadeos. Hinila ko payakap sa kanya. Gumantay naman ako ng yakap. Thank you so much. Thank you. Umiiyak na turan ko. Inawakan niyang likuran ko at hinagod to. Shh! May usapan tayong huwag kang magte-thank you, diba? Tumango ako. Mag-uumpisa pa lang tayo kaya ihanda mo ng sarili mo. Tumango ako. Ilang oras na lang, party niyo na. Halika na, Heisley. Aayusan kita. Inalalayan akong umakit sa kwarto ko ni Tadeos. Nung nasa tapat na kami ng pinto, may inaboto sa akin na maliit na box. Wear that ring, okay? Magagamit natin yan mamaya. Tumungo ako bilang pagsang-ayon. Sinara ang pinto at iniusan na ako ni Cooper. Pinagbuksan ako ni Tadeos ang sasakyang ginamit namin. Kakarating lang namin sa isang mansyon kung saan gaganapin ang party. Maging ang surprise engagement party namin. Napatingin ako sa singsing na suot ko. Bagay sa'yo. Seryosong salita ni Tadeos. Ngumiti ako. Thank you. Di na to nagsalita pa, tinawakan niyang kamay ko habang papasok kami ng mansyon. Agad namin ako ang atensyon ng mga kapwa namin bisita. Napag-alaman ko rin kasi kay Tadeos na itong unang pagkakataon na nagsama siya ng babae kaya naman ganito na lang siguro ang gulat na nakikita ko sa mata ng taong nandirito sa party. Doon tayo. Turo niya sa bandang harap. Naging tahimik muli siya nang umalis kami kanina sa bahay. Nire-revise daw kasi niya ang boses niya para mamaya. Para nga siyang timang kanina sa sasakyan dahil puro tango at iling ang sagot niya sa mga tanong ko. Di ko maiwasang mapangiti. Napakagwapo niya sa suot niyang black suit. Bumagay to sa kakisigan ng katawan niya. Stop staring at me, Heisley. I know him more handsome than now. Natatawa ako sa sinabi niya. Sumili ang ngiti pero agad ding nawala nang napalingon siya sa likod ko. Bakit? Dito sumagot kaya nang lingonin ko sana to, agad niyang hinawakan ng kamay ko. Kaya doon ako napalingon. Nasa likod mo na sila. Nakatingin sa akin. Sabi nito. Good evening, everyone. Biglang nagsalitang nasa harapan, kaya't lumingon na ako doon. Nagpasalamat ito sa mga dumalo at kung ano-ano pa. Enjoy the party. Muling salita nito bago tuloy ang bababa ng stage. Habang nagsasayang lahat na pag-alaman kong business inventory pala ito, kusan malalaking kumpanyang naimbitahang dumalo. Dahil na rin sa Villarreal Company kung bakit takaangat ng ganun kabilis ang Devera Enterprises. Nasa top 10 sila sa pinakatanyag na kumpanya sa Pilipinas. Inanyayahan akong tumayo ni Tadeos at nagsayaw kami sa gitna. Nakangiti sa isa't isa.
Tila hindi iniisip pa nakatingin sa amin. They are watching. Simpleng salita nitong nakuha ko kaagad. Sinandal kong ulo ko sa balikat niya. Paano natin sila magugulat? Tanong ko. Hindi kasi sinabi sa akin ito ang plano niya. Tayong nasabi niya lang magkakaroon ng surprise engagement party. We'll see. Naguluhan ako sa sinabi niya kaya naman nag-angat ako ng tingin. Napatigil ako sa pagsayaw nang biglang may tumigil na spotlight sa tapat namin. For the first time, Tadeus brought his girl. Narinig kong malakas na bulungan sa paligid namin. Nakaramdam ako ng hiya kaya't napatungo ako. Chin up, Heisley. Bulong sa akin ito kaya naman, daan-daan ako nag-angat ng tingin. Sakto nagkatinginan kami mata sa mata. Tadeus, I'm inviting you here with your girlfriend. Tumingin sa Tadeus sa stage. Umiling to ng bahagya. Sige na, Mr. Villayal. Ngayon lang naman to eh. Tinignan ako ni Tadeus at tinawakan ang dalawang kamay ko. Inalalayan niya ako maglakad hanggang pag-akit ng stage. Nang humarap sa audience, sakto ang tingin ko sa peso ni Asher. Gulat na gulat ang mukha nilang nakatingin sa akin. Maging sa Jade, napatayo pa sa pagkakaupo niya habang nakahawak ang dalawang kamay sa bibig niya. Grabe. Ito ang unang pagkakataong nakita ka naming may kasamang babae sa ganitong uri ng okasyon. Can you introduce her? Tumingin muna sa akin si Tadeus para humingi ng permiso. Tinanguan ko lamang siya. Good evening. Unang salita nito at seryoso siya nakatingin sa mga tao sa baba. I would like to introduce to you this the beautiful woman beside me. Nahiya ako sa unang intro nito. Pakiramdam ko na mulang buong mukha ko. This is Heisley Marasigan, my fiancé. Hinila ko nito papalapit sa kanya bago inakbayan. Nagbulungan ang mga nasa baba. Nakita ko napatayo si Asha habang titig na titig sa akin. Bakas ang pagkagulat lalo na ang galit sa mga mata niya. Tiningnan niya pa ako saglit bago siya umalis sa kinaupuan niya. Kung saan man siya pumuntay wala na akong pakialam. Pag alis niya sinundan pa siya ni Jade. Tumingin ako kay Tadeus na ngayon ay nakatingin din sa akin at nakangiti. Kaya naman ginantihan ko siya na napahagandang ngiti. Let's go home. Salita ni Tadeus. Ilang oras na rin nakakalipas nang magsimula ang party. Naramdaman ko na naman ang pagod at antok. Maging si Tadeus, mahalata mo sa mata niya. Pinipilit niyang umiti sa mga businessman or woman niya. Agad akong tumango at tumayo. Nagpaalam kami sa mga nakakasalubong namin at dumiretso na kami sa labas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa pinagparkingan namin, nakakasalubong namin si Asher at Jade. San ka ba nagpupupunta at wala ka ng dalawang taon? Ba't magkasama kayo? Bakit mag-fensay na kayo? Baka nakakalimutan mo, Heisty, you are still a Devera. Paano man naman nasabi? Simpleng salita ko. Kasal pa tayo. Baka nakakalimutan mo. Pumirma ka ng annulment paper natin 2 months ago. Kaka-approval lang ito kanina. Doon nag-propose si Babe. Utal na banggit ko sa gustong tawagan namin ni Tadeus. Paano mo nagawa sa akin to, Mr. Villarreal? Alam mong hinahanap kong asawa ko. Tanong nito. Wala akong kinalaman sa paghahanap mo. Cold na sagot nito. Umiling nang umiling si Asher at muling nag-isip. Nagtaas ng tingin sa akin na para bang may panibagong balang dala. Bakit puro dugo yung baba na hagda na iniwan mo? Nasaan ang anak natin? San mo siya tinatago? Nagtangis ang kalamnan ko sa tanong niyang yon. Lalo pa na makita kong hinila na Jade si Asher. Napangisi ako. Patay na ang anak mo. Galit ngunit mahinang salita ko. Paano nangyari yon? Sobrang pag-aalagang ginawa ko sa'yo na nagbubuntis ka pa. Ngumising tumingin ako kay Jade. Nagbaba ito ng tingin bago muling hinila si Asher. Let's go, Asher. Why don't you ask Jade? Nagulat to nang bigla akong banggitin ang pangalan niya, kaya't napalingon to sa akin. Bakit nga ba namatay ang anak namin, Jade? Tanong ko dito. Umiling to habang nababasa sa mukha niya ang kaba. Hindi ko alam. Nahihibang ka na ba? Wala ko sa bahay ninyo na mangyari sa'yo yun. Why so defensive, Jade? Magsasalita pa sana ako nang biglang hilahin ni Tadeus ang kamay ko. Mabilis niyang binuksan ang front seat at pinapasok ako doon. Pag sa kanya ng driver seat, hinawakan niya ang kamay kong nakapatong sa legs ko. Are you okay? Tumingin ako sa kanya at pilit ng umiti. Bukas magkakaroon ng meeting sa company, dapat nandun ka para masaksihan mo ang pagbagsak ni Jade, okay? Tumango ako. Let's go? Tumango ako kaya naman pinandar niya na ang sasakyan papalayo sa lugar na yon. Asher's short POV. What is she doing here? Tanong ni Dad. She is Tadeo's fiancé. Nakahirapang usal ko. Umiling si Dad. How come she's still married to you? Tumango ako at bumuntong hininga. That's exactly my point.
Sabi niya may pirmahan akong annulment last 2 months ago. I don't have any idea. Wala rin ako nababasang annulment. Tumangol si Dad. Where is my grandson or daughter? She said, my child is already dead. Nauutal at di makapaniwala ang sagot ko. Nailamos kong mukha sa palad ko at napaupo. Paano? I don't know, Dad. Sabi ni Heisty, I'll ask Jade kung paano namatay ang bata. Pero hindi raw niya alam. Sabay lingon ko kay Jade na nakaupo ngayon sa sofa. Tumayot at tumingin sa akin. I need to go, Asher. Gabi na rin masyado. Tumango ako at muling tumalikod sa kanya. I need to sleep to Dad. May meeting ako bukas sa 2 company. I need to be there. Hindi ko pa inintay na sumagot si Dad. Umakit na ako sa itaas at natulog na naguguluhan ang isip. Heisty's POV. Kailan ang dating niya? Tadeus asked me. Tomorrow. Simpleng sagot ko. Miss him? Nakangising tanong nito. Tumango ako. Super, 1 week ko na siyang hindi nakikita. Excited na ako magbukas. Sabay ngiti nito. I miss him too. Sagot nito. Natawa ako. You acted like his real father. Thank you. Usal ko. Nakita ko ang pangiti nito lalo habang umiiling. You don't need to thank me. It's my pleasure to do it. I don't want to be his father after all. Sagot nito habang nakatingin sa mga mata ko. Kung siguro kumapit lang ang kambal niya noon, 2 na lang sana silang uuwi ngayon. Malungkot na salita ko pa. Shh! Ayan ka na naman. Don't think too much. Makakasama sa'yo yan. Tumango ako bilang pagsang-ayon at saka pinigilan ang emosyon na nararamdaman ko. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa akin to, galit na turan ko pa. Nakanda lang lahat ng bala natin. Kailangan lang naman natin ng hudyat para makapagsimula na tayo. Just tell me if you're ready. Magsisimula na tayo kaagad. Sabay hawak ito sa kamay ko. Handa na ako. Handa na akong pabagsakin sila. Sagot ko. Ngumiti ito at tumayo. Sleep now. Susunduin kita dito tomorrow morning. Tumango ako at tumayo. Tsaka lang ako pumasok ng bahay at nilakang pinto at mga bintana bago ako umakyat sa taas at nagpahinga. Kinabukasan maaga akong bumangon para maglinis ng bahay at magayos ng sarili para sa malaking pasabog namin mamaya sa meeting. Inihanda ako ng sarili ko para sa anumang mangyayaring pasabog namin mamaya. Kailangan handa ang sarili ko sa magiging panangganan laban. Pakiramdam ko susugod ako sa kampo ng kalaban kahit pa ang totoo sa company na Tadeus gaganapin ang gera. Hindi ako makaramdam ng kahit anong takot o kahit kaba. Kinakabahan man ako iyon sa pagdating niya. Alam kong magugulat ang lahat kapag nakita nila siya, lalo na ang kampo ni Asher. Pero nakanda naman ako sa mangyayari. Sana nga. 10 a.m. nang sunduin ako ni Tadeus sa bahay, dumiretso kami sa company tag-meeting sandali ang buong staff ng company. Pinag-usapan namin ang mangyayari mamaya sa meeting together with Devera Enterprises. Magsimula ang meeting mamayang 1 p.m. 1 hour before the meeting ay kumain muna kami sa labas ng company. Nag-usap saglit tungkol sa nabuong plano namin. Maging sila Asher nandoon na, gulat ang mga mukha nilang nakatingin sa akin. Good afternoon. Bati ni Tadeus. Bati rin siya sa lahat ng nandoroon. Let's start the meeting. Seryosong tura nito. Nagsimula na nga ang meeting. Napag-usapan ang bagong itatayong branch sa probinsya para magkaroon ng pagkakataon ang ibang college graduate na makapagtrabaho sa malaking company. Napag-usapan din ang mga papadala doon para mamahala. Parating na sila. Bulong sa akin ni Tadeus. Napangiti ako sa balitang yon. Tumingin akong nakangisi kay Jade na ilan na ilang sa akin. Pagpapatuloy na nga ang meeting. Sunod-sunod na suggestions sa binibigay ng bawat panig. Ang ilan na sumasang-ayon, tahimik lang kami ng 2 ni Tadeus. Nagsasalita lang kapag napapansin hindi dapat sinasabi ng mga to. Natigil kaming lahat nang biglang pumasok ang isang tauhan ng company. Hinihingal to at kinakabahan. Ano yon? Seryosong salita ni Tadeus. Sir, may mga polis po sa baba. Nagbulungan ang lahat sa mga sinabi niya. Naguguluhang nagtatanong sa bawat isa kung ano nangyayari at bakit may mga polis. Papasukin mo sila. Turan ko. Muling numingon ako kay Jade. Kitang-kita kong gulat at takot sa mga mata niya. Titig na titig to sa lamesa na kala mo katapusan na ng buhay niya. What do you want, Cap? Tanong ng isang taga-DPE. Andito po ba si Jade Libaspi? Nagtingin na ng lahat kay Jade. Muling sumilaw ang napakagandang ngiti nito.
Lumingon ako kay Tadeo sa takatingin to sa akin habang nakangiti rin. Kaya tinangon ko siya bago muling lumingon kay Jade. Ako po. Biglang salita nito. Nakayuko pa rin to. Nagsilapitan sa kanya mga pulis. Inaaresto ka namin sa pagkakasalang pagpatay kay Angelina 2 years ago. Salita ng pinakanakatataas sa kanila. Nang marinig kong para ng anak ko, naikuyom kong kamao ko. Bumuhay muli sa lala kong nangyari 2 years ago.